Hello guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. This is Otoboy Soul. So ngayon guys, magsishare ako ulit sa inyo itong dinadiagnose nating sasakyan. So Honda ito. So Honda Fit. So ang issue nito guys ay makalampag pag sa humps, pagka umahon sa humps may kalampag, at pag nasa lubak may kalampag, at pag nagliko rin may squeaky. So ano ba guys yung dahilan ito? So dito tayo guys sa suspension niya, ito sa shock absorbers niya, shock suspension strut ito. So ito siya ay durog na yung bushing niya. Ayan o, durog na yung bushing ito, durog na rin yung strut niya. So durog na yung bushing niya tsaka yung strut mount niya, durog na. So isang dahilan niyan guys kung bakit makalampag yung sasakyan niyo pagka umahon sa humps, at pag nasa rough road, at pag nagliko nag-squeaky dahil umiikot to. So isang dahilan yan. Tapos itong spring, pagka itong spring niya guys ay stress na or compress na, magkukos din niya ng kalampag dahil hindi niya maitutulak yung sasakyan pataas, kundi susunod na lang siya kung saan hanggang saan yung tension niya. So isang dahilan yan, spring ito. Pangalawa, itong bushing at saka strut mount. Tapos itong shock absorber ito, kung nag-leaking na to. So dito wala tayong nakitang leaking, pero itong spring na to ay stress na siya, compress na masyado. Tapos yung doon sa strut mount ay durog na pati yung bushing. So minsan sumasabay din tong itong stabilizer link, sumasabay din yan sa tunog. Ikotin lang ninyo to kung naiikot siya, kung malambot siya meaning palitin na yan, tumutunog din yan. Tapos dito naman ito kung ito siya stretch na yan, oh kita ninyo ano na siya, punit na yung guma. So punit na yung guma, so palitin na rin yan, punit na yung guma. Ayan o, magkukos yan ng kalampag. So magkukos yan ng kalampag guys. Ayan o. So malambot na. So dito naman tayo sa kabila. So halos lahat ng bushing doon ay malambot na. So yan yung nagiging dahilan din. Tapos itong ball joint dito, ito yan, ito yung dahilan din ng kalampag. Tapos itong cradle niya, minsan ito guys lumuluwag tong bolt na to, ito sa cradle bolt niya lumuluwag yan. So mga possible na kumakalampag siya pagka nasa rough road at saka sa humps is yung mga suspension may mga tension, yan yung mga possible. Ito lower arm bushing, tsaka yun lower arm bushing, tapos dito sa ball joint yan, tapos ito strut mount, bushing, spring, strut shock absorber, yan yung mga kumakalampag, at tsaka itong stabilizer link yan, pati na rin yung shock engine mount kumakalampag din yan. So yun lang ang ma-share natin sa inyo guys.
At tingnan natin dito sa likuran. Dito sa likuran, ito naman pagka compress na to, ulata na yung bushing diyan. At saka dito, yan. Pag yung bushing diyan latang-lata na siya or stretch na or sira na, punit na. Tapos ito sa arm. Ito. So yan lang ang ano, i-check ninyo. Tapos ito, itong spring na to, coil spring. Pagka yung guma dyan is lata na, at saka yung spring din is compressed na, yan makalampag. So yan yung i-check ninyo guys. Ito guys is 15 years na to, walang palit-palit ng shock, spring, at saka yung kanina pinakita ko sa inyo. Dahil ang biyahe nito ay palingki, mall, bahay, trabaho. Apat lang. Palingki, mall, tapos bahay, trabaho. So, yan lang. Yan lang yung ano nito, takbo. So, kaya sa 15 years, walang palit-palit ito. Ngayon lang to nag humingi ng parte niya, napapalitan na. Solve na rin yung customer sa 15 years. So yun lang guys, may share ko. This is Autovision. Sana yung nakakuha kayo ng konting kalaman kung ano yung mga possible na kumakalampag sa sasakyan ninyo. Pag nasa humps, pag nasa rough road, pag nagliko. So yun lang guys. God bless you. Maraming salamat at pakisupport ng ating YouTube channel guys. At pakishare na rin. Good morning. Wait.